Hello mga master, kumusta? Yellow Stellar po at welcome po sa akin channel. Ngayon mga master, isi-share ko lang sa inyo kung paano naman magkasa naman ng sleeve ng coat mga master o paano magkasa ng mangas sa Americana mga master o coat mga master. So ito siya, ito ang coat sa akin likod. Ito yung kakasahan ko ng mangas mga master. Ito yung ipapakita ko sa inyo kung paano naman magkasa. So ayan. So ayan. Isi ko lang ang camera mga master. So start na tayo. Ayan. So ngayon, ito yung ating kakasahan mga master, ito. Itong right side. Kanan ito, kanan. Ayan. Ngayon, ito yung ating sleeve. Ito yung ating manggas, ayan. Ito na narikat na to mga master, may lining na sa loob. Kakasahan natin yung paganyan. So ang kung tabas ko mga master, ang tabas ko talaga, ayan, ipakita ko na sa inyo no. Itong blade ito at saka itong front, ayan, ito yung ano, ito yung tahi dugtong. Itong dugtong naman sa front, ayan, itong dugtong sa front ay sa sleeve, ayan sa may makita tayong dugtong. Itong dugtong na ito, dito natin yan itatama ng 1/4. Pasok tayo ng 1/4, depende yan sa kasa natin, ito yung ating unang kasa. Pwedeng 1/4 o di kaya papasok tayo ng 3/8 kung kukulangin siya ng bagsak. Depende kasi ito sa magiging bagsak niya mga master eh, kung ano talaga yung bagsak niya pagkatapos natin ikasa. Iikot-ikot lang natin yan mga master, adjust-adjust lang natin yan siya. So ito yung unang ipatatamaan natin ito. Kung pattern ko ang gamit ha, kung ibang pattern, siyempre ikakasahan nyo yan kung saan siya tatama. Kung sa limbawa may sobra o may kulang, i-adjust-adjust na yan. Pero sa pattern ko, ito yung usual na ginagawa ko. Ayan, ito siya, ginaganyan ko, kasako yan siya ng ganyan. Tapos, dito, itong allowance na ito, itong edge na ito ng manggas, ng sleeve, ayan, ito. Ayan, itong edge na ito, ayan, itong edge, itong gupit ito ng tela, yung dulo, dito ko yung siya ilalagay sa pasok ng 1/4, ayan siya, 1/4. So, bali dito yan siya. Ayan. Dito. Ayan. O, itong may Dixon, may mark na pula, dito ko yung itatama yung color, itong edge ng manggas, dito ko yung itatama. Sa, pwede ito pasadahan natin mga master ng makina para lang mayroon tayong guide. O di kaya naman sa kamay o di kaya naman guhitan. Pero ako hindi na ako naglalagay, pwede natin guhitan yung mga master ganyan no. Ayan. Ayan. So dito natin itatama yung ano mamaya pagkasa. Tapos ayan siya, mula dito sa dugtong naman ng shoulder, ayan siya, ipakita ko ng dugtong ng shoulder. Ito. Ayan, mayroon tayong dugtong ng shoulder dito. Mula dito sa dugtong ng shoulder sa gitna, ang pakain natin mga master, mula down ka lang ng mga at least 2 to 3 inches dito tayo mag-start ng pakain. Ang ibig sabihin, dito tayo maglagay ng konti-konting tawag ito parang konting kulubot o konting adjust na ibig sabihin mas mahaba ang sleeve compare dito sa body. Ikakasa natin yung mga parang kung ano pa isinsin sa natin ng pagkabisting mga master. Ganun din dito mga master sa mula dito naman sa back 2 inch hanggang 3 inch mga master na ating pakain, ika nga pakain yan sa mga master. Para yan kapag pagbalik natin mga master hindi sisikip yung sleeve sa armhole. Minsan depende yan sa pakain, merong tayong tinatawag na malaki ang pakain, meron ding maliit na pakain, kaya kuminsan nagpapakain tayo hanggang sa baba. Kuminsan naman ang sobra ginagawa natin, nilalagay natin sa kilikili o di kaya ini-adjust natin sa baba mga master. So ito siya, ituturo ko sa inyo kung paano yun sa ginagawa mga master. So ngayon, ano ko lang mga master, adjust ko lang ang camera natin. Kasi uupo ako pag magkasa mga master eh. Ayan. Ito yung ating upuan. Ayan. I-down ko lang ang camera. Ayan siya. Ayan. So, dito basta ng camera. So ngayon, ang gagawin natin, maglikat muna tayo ng padding kasi mayroon kasi tayong padding eh. Sobra kasi siya kasi may kalakihan ng padding. So maglikat tayo mga master. So, may kita ba sa camera? I-check ko lang kasi medyo baka hindi kita. So ayan. So maglikat tayo.
So ayan siya. So ngayon, kakasahin natin yung manggas. Ayan, nakaano ko naman mga sir, nakatawag nito. Number 4 pambabae, mayroon din number 4 panlalaki, ginaganyan. So sumasakit yung dito ko pag naka number 4 panlalaki ako, kaya number 4 pambabae na lang ako. So depende na yun sa inyo kung saan kayo mas komportable naman. Ayan, check ko lang ulit kung kita sa camera. So ayan, ito siya. Ayan. Una, igaganyan lang natin, no? Ayan, yung manggas. Iganyan lang natin. Ito, at saka ito. Iganyan lang natin, ganyan. Ayan siya. Ngayon, isa tayo ng kasama lang dito, baba tayo ng 1/4. Ganyan. Tapos, ibising nga, ikaranan natin, hand stitch lang muna natin. Hindi kasi ito pwede basta rin ng ano eh. Diretso sa tayo sa makina. So, ibising lang natin to, no? Ibising lang natin, ikarga natin. Alalay lang tayo nito mga masan na dapat suwabe yung kanyang pagkasa na wala siyang tawag ito. Ganyan. Sundan lang natin yung guhit nito na lumabas tayo ng 1/4. Ganyan. Tapos iwasan natin yung mayroong mga kulubot mga master, no? Kulubot o di kaya parang kontra sa tila. Yung tila ang titignan natin mga master, ha? Yung guide. Yung mismong tila ng manggas. Huwag natin siyang kung sa ano pa. Huwag natin kontrahin kung ano yung bagsak ng tila ng sleeve mga master. Para hindi siya magkaroon ng tawag ito. Laban. Hindi para maging maganda yung kanyang bilog. Kasi kung hindi maganda ng kanyang may laban sa mga master, yung kanyang bilog ng manggas, hindi siya gaganda. So ganyan siya. Huwag nating isama yung ano mga sir, kasi ito mayroon akong hair loop na kabit. Huwag nating isama sa bisting mga master, no? Sa bisting ng manggas sa katila, kasi hindi pa natin ikakabit yung hair cloth. Tapos dahil nakaganyan na tayo, medyo mahirap na kasi tayo mga master kapag iano natin mahirapan na tayo magkasa ng nakaganito. Ikot na natin sa ilalim tayo ng manggas sa armhole. Yan, igaganyan natin siya. Dito na tayo magmanggas, magbisting naman para hindi na mahirap. Tapos malapit na tayo dito sa may 3 inches. Dito tayo mag-start ng pagkain. So ayan, ito siya, nasa ano na tayo, almost 3 inches na tayo. Pwede na tayo dito magkunti-unti ng konting pagkain. So ayan, dito pag-start tayo ng pagkain. Ayan. Iyan na natin. Di ba flat yan? Ipapalubo na lang ng konti yan. Ganyan. Papalubo na lang ng konti. Di ba flat yan? Ganyan. Flat. Papalubo na lang ng ganyan mga masara. Ganyan. Ayan. Pero huwag naman sobra kasi mangungulubot yan. Iipit pa yan. Yung tama lang para hindi siya halata na mangulubot. Or baka maipit mga masara Ayan. Ganyan. Tapos, gaganyan naman natin. Ganyan. Ganyan flat. Igaganyan natin. Ayan. Tapos, bisting. Dito maliit-liit lang bisting mga master, no, mga 1/4 dapat, at least 1/4 hanggang 3/8. Yung 1/2 mga master nito magbisting, masyadong malaki na 'yon, no. Yung distance ba dito sa anong mga master sa running stitch ng ating kamay, dapat at least mga 1/4 hanggang 3/8 lang mga master. Yung 1/2 medyo malaki na 'yon. So ganyan, ayan siya. Ayan o, pinapalubo ko siya. O, ganun din dito. Ayan o, may lubo siya. Pero alalay lang din master na huwag masyadong malaki yung pagkain. Ito yung pagkain na tinawag, yung parang may lubo. Ayan siya. Kasi kung masubrahan kasi, pwede kasi yung pagkakulubot hindi mawala. Ayan. Tapos ganyan. Tapos ayan, ganun pa rin sa mga master dito, no? Tapos dito, mayroon tayong guide mga master, yung dugtungan ng big sleeve at saka yung maliit na sleeve sa
manggas. Ako hanggang dito lang tayo sa ano lugtungan, magpakain. Ito ka ito yung parang pinaka ano mga master no, pinaka basic na guide naman sa back ng sleeve banda. Tapos dito, hindi na tayo dito magpapakain. Kung may sobrang pakain ito, pwede tayo magpakain ng konting-konti na hindi siya mangungulubot. So, ganoon lang sa mga master, no? Tapos, as usual pa rin, 1/4 yung distance natin. Tapos, dito sa baba, depende na yan kung mayroon sumobrang pakain o di kaya wala, pwede ka dito maglalaro mga master ng, alam mo, may sobra, pwede ka mag-down ng 1/4 o di kaya 1/2. Kung kulang naman yung sleeve mo, pwede ka namang mag- akyat. So ito, nag-akyat ako ng kaunti ng ano ito 1/4, nag-akyat ako. Bali, napantay na yung ano sa ano, napantay na yung allowance sa manggas dun sa tela. Pero okay lang ito mga master. Okay lang to. Kasi ang manggas naman ito mga master, sa tabas ng pattern, mayroon na kasi itong kasamang plasing, yung armhole. So kahit pa mag-akyat ako, eh okay lang. So ayan, natapos na natin bistingan. Sa baba, pwede ka magbisting ng medyo madalang mga master. Sa taas lang ang kailangan masinsin ang bisting sa kamay. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung result ng ating paggasa ng manggas. Kung maganda ba ang bilog o hindi ba maganda yung bagsak. Tingnan natin, oh. Ayan siya. So ayan, ito yung ibabaw. Medyo hindi maganda. So ayan. So ayan, ay kita ba? Ayan. So kita ba sa camera? So ayan siya mga master, yung bagsak niya, yung bagsak ng tila ay ng sleeve sa body ay tama sa mga master, hindi sa pasok, hindi rin sa labas. Ayan, ang tama nito mga master, mula ito yung guide niya, ito yung guide niya sa yung dugtungan ng blade at saka front. At saka ito naman dugtungan naman dito, halos pag iganyan na natin, halos magpantayan siya. Ayan, magpantayan siya. Pwede yung sumubra ng 1/4 o di kaya kulang ng 1/4. Okay lang yan siya. Okay lang yan. So, ayan, okay yung bagsak. Dito naman tayo sa armhole naman ng pabilog kung maganda ba tayo. Ayan. So, ito siya. So, kung tingnan natin yung bilog, ayan, yung bilog. Ayan, siya. Hindi siya maganda. Oh. Ayan, tingnan mo natin mga, tingnan mo. Oh. Ayan, parang gumanon siya. Gumanon. Ayan, oh. Gumanon siya. Hindi yan maganda. Mali yan. Dito sa baba, ayan, kung tingnan natin, okay siya, okay. Ito konti, yan, hindi yan maganda, yan, hindi yan maganda. Parang gumanon siya, gumanon. Nag-curve. So, taas, sa taas naman, tingnan natin. Dito sa taas, hindi rin maganda. Ano pa kasi ito, eh, unang bisting pa naman kasi talaga. Ang unang kukunin talaga natin ito ay bagsak. So, kung nakuha naman natin yung tamang bagsak, magpabilog na lang tayo. So, dito sa back, tingnan natin sa back. Ayan. Ang ating back ay okay siya, okay. May konti, konting-konti lang, pero ano yan sa okay na yan, pwede na lang, madali na lang yan sa ayusin, konti lang yan sa. So dito, ayan, sa ilalim ng armhole, tingnan natin sa ilalim ng armhole, dito yung mas makikita, ito, ayan, medyo hindi siya okay, sa ilalim ng kilikili, mayroon siyang konting, tawag ito, parang sipa, ika nga. So ayusin natin yan mga master sa pag bisting naman. Ayusin natin yan. So una natin ng ilalim mga master, no? So ito siya. So ang titingnan natin ito kung paano siya gaganda, yung kanyang pagbisting. Tingnan natin yung sa tela kung ano yung bakit siya nagkakaganon, bakit siya parang may sipa. So tingnan natin yung tela kung bakit siya sumipa. Ang palatandaan yun mga master kung paano siya sumipa, yung sinulid mga master ng tela, tingnan mo yan kung dapat straight yan siya. Kung ibig sabihin kapag ka nagkaroon siya ng para nag yung hibla ng sinulid, ayan, diretso yan siya, diba, diretso pag ganon, parang gumanon siya mga master, gumanon siya, kaya nakita natin na may sipa siya. So dapat straight lang natin yan siya. Ito putulin natin, ayan. Ayan natin. Tanggalin natin yung parang sipa.
kuno pa rin alalay pa rin sa pag-besting kasi ano eh. Ito siya, hanggang taas na tayo mga masin na magkakasin ito, no? Kasi hanggang taas naman yung ano natin eh. May mali sa kasa. Lalay lang, dahan-dahan. Ito yung matagal sa ano, mga masin eh, magkasa ng manggas. Pareho lang ito sila ng kolar, yung kolar, matagal din mag-kolar. Ayan siya. Ayusin natin sa balang ibabaw, di kasi naayos yung balang ibabaw mga master eh. May ano siya. Ganyan lang yung pagkain mga master, no? Dito pala tayo nagparnagpuro ng wave sa may dugtungan. So ayusin lang natin. Ito yung mahirap sa manggas, ito yung mahirap sa manggas kasi pinapaganda mo na siyang ikasa pagkatapos ng fitting eh minsan nagkakaroon pa rin ng problema. Kaya mahirap sa manggas. Di kagaya sa kolar, kahit mahirap ang kolar, hindi masyadong sinisikas yun sa ano eh. Sa fitting ang kolar eh. Ang manggas kasi nasisikas sa fitting. Tapos na natin i-besting ulit. Besting kasi mga master to, umabot pa tayo nito ng ano eh. Ilang kasa? Magganon talaga sa manggas, matagal. Yung ibang mga master eh, bago magkasa ng manggas, nanood muna ng scene eh. Yung ibang mga naunang mga Amerikanista, bago sila magkasa ng manggas, manonood daw muna sila ng scene eh, kasi alam nila matagal magmanggas. So ayan, check natin ulit. Kung okay na ba? Ayan. So pakita ko lang ulit sa inyo. Ayan. Ang bagsak, okay, okay siya. Sa ilalim ng kilikili, ayan, ilalim ng kilikili. Ha, bigkit ba sa camera? Ayan, yung ilalim ng kilikili natin ay may kunting-kunti talaga, mga almost 3% lang siguro 'yan. Pero para sa akin okay na 'yan mga master. Okay na yan siya. Pero ayusin ko pa rin yan. Tapos dito naman sa armhole, ayan siya, sa taas. Kung tingnan natin sa taas mga master, ayan siya. Ayan o. Ito banda, ayan, dapat diretso yan sa ganyan. Diretso yan siya.
Ito kung titingnan niyo ito naman natin mga master, parang gumanon siya tapos gumanon naman. Ayan, dapat diretso 'yan sa paganyan, dapat dito. Ganyan, ganyan diretso, ganyan. Ganyan. Ganyan siya dapat. O di kaya ito, diretso siya dapat mga dito pa 'yan siya. Ganyan. So ngayon ang gagawin natin ito, ito yung i-adjust natin dito. Ilabas to ng konti para magpantay dito yung bilog. Ayan, hindi sa bilog eh. Ayan. O pwede kaya ito rin, ito yung adjust natin. Pero sa akin, ito na lang i-adjust ko. Pero ito mga master, sa totoo lang, kapag ipasada ito mga master, mayroon tayong mga gawa dito. Dito magpapakain na lang tayo, igaganyan na lang yan mga master. Ipakain. Pag ipakain natin mga master, papantay na yan. Sa tapos dito naman, ayan, maglalabas tayo ng konti. So sa pasada, magagawa na yun mga master. Pero dito, gagawin ko siya, ikakasa ko siya ng maayos para makita natin yung kung ano talaga yung tama sa pagkasa. So ito siya, ayusin lang natin. Ayan. So ito kasi yung parang umanok mga master, parang lumabas eh. Ay, oh lumabas. Ito naman yung parang pumasok. So ang gagawin natin, ilalabas natin yung banda. Ay, yung ito ipasok natin ng konti. So yun natin yung bisting. Ito, tayo natin yung tingnan ulit kung okay na. Sana okay na. Para mukhang di yata okay ah. Okay. Easy. Kasi yung pagmagasan ito mga master, pagka medyo ma... Ano ka? Maisip pasensya mo, maano mo to eh. Mawawarak mo to eh. Kailangan haba ang pasensya pagmagasan ng manggas. So ayan, tingnan natin, check natin ha. Ayan. So kung tingnan natin, ayan, ito yung bilog nito diretso, okay na siya. Ayan, sa okay na. Ang kailangan na lang natin ito ay pagbisting na lang ng magandang pagbisting. Ito may ano siya. Sobra. Ito naman. So sana na lang yan, sa bisting na lang yan kasi madalang naman yung bisting natin eh. At pag matahi na yan mga master, okay na yan siya mga master. Ayan. Ayan siya, pati ang ilalim. Ito parang may umano yata, parang kumul, parang nag-wave kunti dito, be. Okay na pala. Ayan, so ano yan, straight siya. So ganyan dapat mga master ng pagkasa.
Ipapakita ko rin to ng ano, naka ano, no, siya, nakatayo. Kasi naka ano ang camera natin, naka nakababa. Ayan siya. So ito. Dapat ito, diretso yan siya. Ito diretso yan, ganyan, diretso. Wala yung parang nag-wave-wave, ganyan. Ito, ito, ito yung mga masaraya na konti. Ang gagawin natin dyan, kasi parang kung lumabas na dito, ipapasok natin yan, ito, ito, ito. Yan, iganyan natin yan, sa papasok pa yan. Tapos ito naman na parang lumabas, ito, ayusin lang natin yung bisting yan, iganyan lang natin. Yan, ipasok. Tapos ito naman, ayan, sa parang lumabas ito, ipasok naman natin yan, ganyan. Tapos dito naman sa likod, banda, ipasok natin yan kasi umano ang bisting eh, parang lumuwag. Kasi nagkasakalas kasi ako dito. Ayan, lumuwag. Higpitan lang natin yung mga master. So pagkatapos natin medyo okay na, mag ano ka pa rin ulit mga master, mag bisting ka pa rin ulit. Double bisting ka bago mo ipasada. Ngayon check natin sa ilalim, no? Ayan, sinasabi ko sa inyo yung mayroon akong nakikitang ano pa rin sa kilikili. Ayan, no? Ayan. Sabi ko sa inyo mga 3% pero parang 5% pa nga yata yan eh. So ayusin natin yung mga master, no, para dapat malinis yung kilikili, tingnan, maganda sa tingnan. Ang gagawin natin ito mga master, bali ito yung kilikili, ang gagawin natin itong tila, ipaakyat natin pataas, ganun ang gagawin natin. So tanggalin natin yung bisting, naunang bisting. Simula dito sa bandang blade, ayan siya, ito. Magsimula na tayong paakyat para makakyat tayo at least mga ano to, mga 1-3-8 mga 3-8 mga master. Malapit-lapit siya sa 1-4 ang itaas natin sa tila para mawala ang sipa sa ilalim. So ito, advantage to sa mga blazer maker, no? Kasi kung may alam ka na magkasa sa blazer, dito kukunti na lang yung i-adjust mo. Kasi sa blazer kasi kung minsan nagsisiring tayo sa ibabaw, 'di ba? Minsan pinapakulubot pa natin 'yan. Sa Amerikana kasi hindi na kasi yan ginagawa eh. Kasi ayan oh, makita ko ng 1/4 sa ano, sa tela. Ayan, ako lang kulang 1/4 pala ang ito yung ano, tela sa manggas. Inakyat ko siya. Kasi pumantay na kasi yan sa kanina pero kulang pa rin siya. Sa sipa, ay may sipa pa rin kaya iakyat natin siya ng almost 1/4 naman. Ayan siya oh. Ayan siya oh. Ayan, iakyat ko siya konti. So ayan, tapos ang ating bisting mga master nito, i-direction natin sa taas kasi meron pa naman tayong ayusing bisting sa taas eh. I-direction na lang natin to. Yung mga konting wave-wave kanina mga master, okay na yun siya. Pwede na natin, ano yun, mahilot na yun sa ano, pasada, pag ipasada natin. Saka malagyan pa naman ito ng guwata eh. So, i-ano natin mga master, no? I-tawag nito. Double bisting. Ginagawa talaga yung mga master kapag ikakasa muna siya. Kailangan may double bisting. O, ito yung kanina yung parang umiipit, oh. Ayan, ito, oh. Kulang na ano siya. Sobra siya. Ayusin natin to.
ito ibaba natin ng konti sa baba. Dito natin sa ilagay sa baba. Para ma-balance. Ayun na, nawala na siya. Mabalance na siya. So ngayon dito, dahil maluwag yung bisyo natin kanina nito, higpit-higpitan natin ng konti sa bandang ibabaw. Kasi maluwag eh. Kaya sa parang di maayos yung ano niya. At pagkatapos natin i-basting itong mga master, pasadahan natin, ipasok natin sa loob ang ating pasada sa tahi para hindi siya makita. At hintayin nyo yung kung paano ko siya ipasada kasi may sikreto pa yung mga master, no? Kung paano siya ipasada. May sikreto pa ito. Para alam nyo rin. Lalo na sa mga blister maker kasi kung blister maker ka lang, eh may sikreto kasi sa Amerikana na hindi ginagawa. Ayan, ito siya, nag-double basting na nga tayo. Pero hindi pa naman talaga totally perfect ito. Pero nag-double basting na tayo. O yan, check natin ulit. Sana maayos na. Sana perfect na. Ito, ayusin natin. So, ayan mga master. Tingnan natin sa ilalim, ha? Ilalim. Sa ilalim, sa kilikili. Ayan, binaba ko na. Ito, yung bilog mga master. Ayan, yung bilog. Ayan, o bilog. Okay na yun, sa mayroon lang mga ganyan-ganyan. Kasi sa bisting na lang yung mga master, eh. Okay na yun, sa hanggang sa kilikili, ay, no? Straight sa straight. Pero mayroon sa mga alon-alon. Pero saan lang yung mga master? Sa bisting lang yun. Kasi iba-iba kasi ang tila mga master, eh. Mayroong may ganyan. Kasi mayroon din namang wala. Ito, diretso na yun, sa. Okay na yun, sa. Mawala na yun, sa. Ano, mamaya. Pasada. So, ayan, ito. Ayan. Ito, diretso na yun sa, wala sang kulubot, wala sang siring, diretso siya, ganyan. Tapos sa kilikili, tingnan natin sa kilikili, no, ayan. Kilikili. O, ayan, no, ayan siya, o. Wala sang sipa sa loob, ayan, no, walang sipa sa loob, ayan, no. Flat sa diretso siya, diretso. So, ayan, ayan, no. Ayan. Ayan, diretso sa, ganyan. Diretso lang. Ayan. Tapos dito naman, ang binilog natin, ayan siya. Ito yung bisting na maluwag, pero okay na yun sa. Ito yung bisting na maluwag, pero ito mahigpit itong pagka-bisting. Ayan ito. Ayan, kung tingnan natin, diretso na yan siya, ayan. May kunti pa nga, oh, ito kunti. Pero mawala yan pag mapasadyan na natin kasi dito pakainan pa natin ng kunti. Be? Pagkakatin ba mayroon pa? Ah, ito, oh, mayroon pa nga kunti. Kunting-kunti yan mga maser, pero makuha na yan sa pakain mga maser pagkaganyan. Sa pasada, ayan. Tapos ito, sa bisting lang yan siya. Ito, pagpakainan tayo dito ng kunti. Ibabalance kasi natin yung mga master sa pagtayo ng makina. Ayan sa ganyan. So, diretso na yun sa. Diretso na yun sa. Diretso. So, yan. Ganyan mga master. Ayan. Tapos sa likod. Tingnan natin sa likod. Check natin. Sa likod. Ayan. Okay siya. Diretso. Ayan. May ano lang. Ganyan. Diretso siya. Oh. Sa kilikili sa likod. Ayan. Check natin. Ayan. Wala. Okay din siya. Okay. Ayan. So, bago ko sa ipasada. Ilagay ko ito sa manikin mga master, ipakita ko sa inyo sa kung anong itsura niya sa manikin. At tapos bibidyohan ko ito na nakaano para klaro. Kailan tabingi yung manikin ko dito, wait lang. Wait lang mga master, ha? Wait lang a minute.
So ayan. So ngayon, iano ko lang yung camera mga master, no? Sa ating camera, ayan, no? Pushin ko lang, ha? Para maging maayos yung explanation ko. So ayan. Ito yung ating ito yung aking nakasana sleeve, ayan siya. Ito yung front, ayan. Kung tingnan natin, ayan ito. Ayan, diretso na yun sa diretso. Ayan, diretso. Kung mayroon kang ayan, dito sa ilalim lang masarap, okay, no? Kilikili, ayan, wala siya, ayan, no? Oh, wala siya. Wala siyang sipa kung tawagin. Ganyan dapat mga master, wala ka dapat makikita yung parang gumaganon. Dapat wala, o dapat wala yan, ganyan, walang gumaganon. Hindi kaya wala yung parang ano dito, parang may uka dito sa loob. Ganyan. Straight siya. Tapos ito, diretso din yan siya, diretso. Tapos wala yung ano master, yung parang, o yung parang ito, dapat flat yan siya, nabilog. Ayan siya, o, bilog. Walang parang kulubot. Ayan, ganyan. Ayan. Tapos itong bagsak niya mga master, ganyan, dapat, di siya kita kung tama ba yung kanyang bagsak o hindi. Ayan, ganyan mga master, yung bagsak, tama yan siya, ganyan. Ayan, hindi siya pasok. Yung parang pumasok sa nakaganon mga master, nakaganon, mali yun, mali yung ganyan. Di kayo naman yung nakaganyan, labas naman yan. Yan yung ganyan yung tama. Ayan siya. Itong dugtong na ito sa front ng blade, sa front, ito namang dugtong na ito, dapat iganyan mo yan, pag ganyan mo, dapat magkalapit lang yan sila. Hindi man siya masyadong pantay, pero ito pantay siya, oh. Ayan, pag iganyan natin, pantay siya. Pantay ba? O ano pa nga sa almost, kulang ko lang 1/4 pa nga siya. Okay yan siya, kahit pa magsubra yan ng 1/4, o di kaya kulang 1/4, huwag lang siya umabot ng 1 inch, sobrang layo na yan kapag ganyan. Labas na yan, kapag nakaganyan naman, pasok naman yan siya. Dapat at least mga 1/4, 1/2, okay lang yan siya. Yung dugtong sa sleeve at saka blade, mga yan mga masara, dugtungan yan, dapat ganyan yan siya. Tapos check natin sa ilalim, ha? Sa ilalim, sorry, sa back. Tingnan natin. Ayan. Di ano ko lang manikin. Ayan. Kita ba? Ayan. Kung tingnan natin yan mga master, ayan, ito, may kunti yan, kunti. Hindi kita. So ayan, kita na ba? Medyo ano siya, hindi siya malabot tingnan. Itong ilalim, ayan, ang ilalim, may kunti yan sa dito, kung totoo siya, may kunti yan sa. Pero ano talaga yan sa tawag ito? Ito, hindi yan pwede mga kasalim may ganyan kapag nakasuot. Dapat wala yan. Magandang bilog yan. Ibig sabihin, hindi pa yan siya maganda pagkakasa. Dapat wala yung ganyan. Dapat kapag ang bagsak niyan, parang paggagay din sa harap, nakaganyan din yan siya. Ayan. Pero since na yan, kapag igaganyan kasi natin yung mga master, nawawala siya, di ba? Ayan, ganyan oh. Nawawala siya. Ibig sabihin, yung ganyan, pwede, mawawala na yan lang siya. Kapag ayusin natin ang kasa, or di kaya, malagyan natin ng guwata yan, kung aabot yan siya. Pero yung ganyan, kung minsan, hindi na talaga yan sa masyadong inaano din sa ngayon, may time din na parang yung iba, okay na yung ganyan, kasi para daw may working siya, kasi sa paggalaw. Pero pwede pa natin yung ayusin mga master, ang gagawin natin yan, iakyat natin ito, tapos ito naman, ibabalance natin yan siya. So, ito, hindi ko na ito, ano yun natin, ayusin natin yung mga master na dapat mawala ito, kasi para makita din nyo kung paano siya mawala. Ito yung parang nag-uuka, o ayan, nag-uuka eh. Pero ito, mawala yun sa plan sa mga master kung pwede natin, kung liba, nahirapan kayo magkasa, pwede natin yung itry na ayusin natin sa, ano, tawag ito, ayusin sa plansa. So, try na kong ayusin sa kasa kung maayos ko sa mga master, no? So, as usual, di ano ko lang ang, ano, camera. Ayan. Sinilan ko lang yung ilalim para makita natin yung ganda sa ilalim. Sana maayos natin. So, dun sa kanina, parang may sipa. So, tingnan natin ayusin. Pero pag gano'n mga master, pwede nang wala na yun, no? Pwede nang hindi nyo na pwede nang ipasa na yun mga master, no? Kasi sa likod lang naman eh, sa bandang ilalim pa. Okay na yun mga master. Pwede na yun. Ano na yun? Pasado na yun.
Di na yung masyadong tinitingnan sa likod talaga. Di namang sa iba mga tiluring, hindi na yung masyadong pinapansin. Pero ito, ayusin ko na lang. Pero kung ganun yung kasa nyo, no, okay na yun siya. Wala nang problema yon. Pasado na yun. Kung sasabihin naman ng quality control, hindi pa yun pasado. Sabihin mo na lang, kayo na lang magkasa. Pero sa iba, kahit mga master cutter, pinapayagan na yun mga master. Okay na yun siya. Hindi natin kasi nakikita ito pagka sa mga master eh, kasi sa ilalim kasi ng manggas sa likod kasi kaya medyo hindi talaga pansinin yan sa likod. At saka hindi talaga yung pinapansin na sa masyado sa mga nagkakasa. Front lang kasi ang ano natin importante maayos ikasa eh, front at saka bandang ibabaw, yun. Tapos yun nga sa ilalim ng kilikili, yun, tinitingnan kasi talaga yung pagkasa. Ayan, o check natin ulit. Sana naayos natin kasi mukhang matatagalan pa tayo sa ano na to ha. Matatagalan pa tayo sa video na ito. So ito, ilagay ko lang sa manikin, no? I-check ko lang. Mukha na para makita natin kung ano talaga yung maganda. Naayos ko lang sa ating ito inayos pa sa ating manikin. So ayan, ano ko lang mga master. Wait a minute. Hold on. So ayan. So ito yung ating kilikili kanina. Ano ko lang. So ayan. Kita ba? Ay, hindi. Hindi sa kita. So, ayan. Ito siya. So, ayan. Ito, yung kanina, yung ilalim dito kanina, di ba? Meron yung parang sipa. Ayan, gumanon din dito. Wala na siya. Ayan siya. Okay na yun sa mga master. Medyo na perfect natin sa ilalim. Ayan. Pero itong mukha dito sa ilalim ng mga master, yung ito, ano talaga yun mga master? Ano yun? Sa given na yun mga master kasi walang laman yun sa ano mga master eh. Wala pang suot na manggas kasi yun mga master eh. Kaya, given talaga yun na meron yung ganyan. Pero yung dito, yung sipa kanina, dapat wala talaga yung kahit nakakasa. Ayan siya, wala na siya, wala na sa dito, wala na sa bilog na siya. Pero yung ilalim, ayan, may ilalim kasi dito na parang umuka. Ano yan, sa gibin talaga yung kasi wala sa nakasuot eh, wala sa nakasuot ng manggas. Ayan siya, oh, ayan. Kung may nakasuot pa sana yan, wala na yan, ganyan na yan siya. Ganyan, ayan siya. So, mayroon yan dito, saka, for working, ano na rin yan siya? Clearance, pwede rin sa. Pero pwede na naman natin tanggalin yan sa igaganyan, pero hindi na yan ano niya sa okay rin sa ganyan, no. Ayan, no. Ay, hindi pala kita sa camera. So ganyan, no. Ay. So ganyan, no. Ayan sa, ayan, no. So yung kanina na inano natin kanina, yung kinasa, ayan, yung dito meron yung sipa dito kanina. Ito ngayon wala na yung sipa, oh, ayan, wala na yung sipa. Ayan siya, oh. Wala nang sipa. Tapos check natin ulit sa front. So ayan yung front niya mga master, oh. Okay. So ay ito yung front natin, kita ba sa camera? Ayan. Ito yung front natin, no. Ayan siya, oh. Dapat itong front na to, ayan. Dapat pag galaw-galaw niyan ganyan. Ayan. Babalik pa rin siya na maganda. Ayan, oh. Wala pa rin yung kanyang ano, oh. Maganda pa rin yung kanyang bilog dito, oh. Wala siyang uka, wala siyang sipa. So ganyan dapat yung pag ginagalaw-galaw. Ayan, oh. Wala talaga siya, oh. Kuminsan kasi ang iba yung talaga magaling, masisira ginagalaw-galaw yan nila, ko talaga mayroon yan siya. Na ganun-ganun pa yan. Pero ayan, wala talaga. Oh, ayan siya. So, ganyan ang pagkasa ng manggas mga master ng coat. Ayan mga master, Americana. So, ayan siya. So, ngayon, gagawin natin, ipapasada natin itong mga master kasi okay naman na siya. Tingnan, panoorin nyo kasi mayroon kasi itong sekreto mga master kung paano naman. So, ngayon, ito, ayusin ko lang. Sa, dito na kung nasa makina, ituturo ko na lang, no? Ayan. Sa makina may sekreto pa kasi ito.
ito ang ating tinatawag na pangpartida. So isang mangasa naman ikakasa natin ng mga master, isa lang naman ipasadahan natin. Ano lang, isa lang naman ang ano kailangan. Ito naman yung pangguwata. Ang guwata ang ginagawa ay pwedeng tila, pwede naman yung iba naman hair cloth. Yung iba naman meron talis lang pangguwata ang ginagawa, yung parang may foam yun. So ako dahil pwede naman to, tila, tila yung ginagamit ko kasi ano naman to eh. Wala naman kasi akong ganun, di naman pang ano ako eh. Pang best quality. Yung mga foam talaga, pang best quality yung mga master yung guwata. Yung iba naman tila ginagamit o di kaya hair cloth. So ito siya, dalawa siya. Ano ito, mga master, no? Pagkatapos ito ay bias. Bias, ay sorry, di pala kita sa camera. Ito, bias, ito yung pangpartida. Ito yung guwata na sinasabi ko kanina. Guwata sa ibabaw ito ng manggas, ito naman ay ilalim. Ay sorry, ibabaw pala, ito naman yung ilalim. Ayan siya. Idulugto natin ito ng mga master, no? Itatay natin ito. Ipasadin natin ito sa makina, ikakabit natin ito. Asalan muna natin. Tapos palansahin natin to. Ito bias to, no? Ito bias din to na kinurb ko lang para bilog na siya. So pasadahan lang natin. Sa ibabaw, ito yung ibabaw. Ito yung ipatahin natin sa ibabaw. Ganyan. Hindi yan dapat pantay, mga master. Pasadahan tayo ng 1/4 lang, ano. So ayan. Na ano na natin, matahe. Ang gagawin natin ay ating i-plansahin muna. Ibulugin niya natin, mga master. So ganito naman ang pagplansa ng guwata. Ayan, so ino ko lang sa dito sa ano. Ayan. Dito sa paplansahan, pakita ko sa inyo. Ganito pagplansahan yan, di ba ganyan siya. Pwede nyo i-spray, ano, kung ma-spray kayo, di kaya ano, bibilugin nyo yan siya, ganyan nyo lang. Ganyan, ha, ganyan. Ayan. Parang, ito din yung ginagawa sa ano. Tawag ito. Collar. Ayan, ano niyo ito? Stepping stone niyo ito kung paano magpuplansa ng collar naman sa coat kasi ganito ang pamamaraan, binibilog. Pero ba sobrang bilog ito, mga master, no? Ayan. Sa collar kasi hindi masyadong bilog, hindi kagaya dito na almost ano talaga siya, half moon, ika nga. Ayan. Ganyan. Ang haba nito, mga master, ay mahaba-haba ito hanggang ano ito. Malapit-lapit ito sa kilikili. So ito, ituturo ko sa inyo kung saan niya man na ipapasada. So ito yung ating Amerikana na pasadahan natin ng manggas. Itahin na natin. Yung ibang manggas, mga master, kapag kinakasa, bago nila pasadahan, bago nila pasadahan ng kanilang manggas, ang ginagawa nila ay inaano din, pinaplansa muna yung ilalim para mawala yung sinasabing kulubot. Pero ako, nasanay naman akong hindi na kasi nakukuha din naman sa guwata. So hindi ko na sa pinaplansa. So ganito ang paggabit ng guwata, mga master, no? Ito, di ba sa kilikili, ayan, ito sa kilikili. Ito sa kilikili. Akit ka lang dito ng mga at least mula dito hanggang 2 inches, mga master, po diyan sa 1 inch hanggang 2 inches mula sa kilikili. Mula sa dugtong dito, ito yung parang paakit ka na sa taas. Mula dito sa taas, o di kaya akit ka ng mga 1 half o di kaya 1 inch, okay lang yan siya. Dito ka mag-start. Kung dito naman sa ilalim naman, ganun pa rin. Mula dito sa dugtungan sa blade at saka sa back, pwede ka dito mag-start, pwede kang umakit konti, pwede ka rin bumaba ng konti, mga 1 inch o di kaya 3/4. Dito sa kilutuan ng kilikili at saka arm back ito. Pwede ka dito banda, pwede ka dito, pwede ka rin akit kailan ng 1/2, okay lang din yun siya. So, ganun lang. So, ganito ang pag ano yan, mga masara, ano ko sa inyo, pakita ko. Paano naman mag-itahit na yan. Ayusin ko lang ang camera, no? Wait a minute. Ayos lang.
Ito siya. So ayan siya. So ngayon ito yung ano natin, manggas. Ito 'di ba? Ito siya, ganyan. Ito siya, ito yung manggas natin, ganyan. Ayan yung manggas. Ngayon gagawin natin, ibabalik lang natin sa ganyan. Ayan siya. Ganyan. Ito yung sa ilalim, ayan sa ilalim. Ayan ganyan. Ito na yung ating manggas. Ayan. Ngayon pasilan natin sa ilalim 'yan. Dito tayo mag-start sa kilikili. Yung dugtong kanina sa armhole sa ilalim, yung dugtong ng blade at saka front, ayan siya. Ito siya, dito tayo mag-start. Ayan, ganyan. So itahin na natin. Ito yung bisting natin kanina, pasok lang tayo ng 116 mula sa ating bisting para yung bisting hindi sa makikita sa labas. Pasok tayo. Ayan. So ayan, dito sa lugtungan ng blade at sa back, dito na ako mag-start na maglagay ng guwata kasi maiksi lang kasi yung nagawa kong guwata at dito yun nilagay sa master sa ilalim, no? Ang pagpasada natin mga master ay ang ibabaw, ito yung body. Ayan, ito yung body. Ito yung ating sleeve. Ito yung sleeve na tela. Ito yung body. So ibabaw yung ating body mga master. Ganyan. Tapos ang ating guwata, ito yung ating guwata, di ba? Ayan. Ito yung ayan, dalawang tela kasi yan. Ito yung ating ano, ibabaw. Ilalagay natin sa loob yan, sa loob. Ganyan, ipapasada natin, tahi, sama sa tahi. Ganyan. Sama sa tahi. Ipantay lang natin dito sa tela. Di ba, mayroon tela sa manggas. Yung allowance niya, yung inch niya. Dito natin ipapantay itong guwata. Bali, matahi yan siya ng mga 1/4. Ayan. Tapos alalayan natin mga master nang hindi siya kukulubot. May konting ano tayo nito, magkunting alalay, o kaya konting banat, pero konting-kunti lang ha. O alalay lang, maski alalay lang, okay na yan siya. Ganyan. Basta ang pagpasada mga master, no, ipasok mo lang yung pasada mo sa bisting para yung bisting hindi makita pagka sa labas yung bisting. Lock tayo sa dulo. Tapos ngayon naman mga master, yung sinasabi kong sikreto kanina, ito yon. Ito yung partida, ayan. 'Di ba? Ibabaw ito, ito yung ibabaw ng shoulder, ito yung dugtong ng shoulder, ayan, dugtungan ito ng shoulder. Ito yung body. Itong partida dito natin ilalagay mga master sa ibabaw, ganyan. Kunin mo lang yung gitna, ganyan mo siya, ipasada mo sa dito. Ayan. Kung ano yung pasada mo sa nauna, yun lang yung susundan mo mga master. Napasadahan, excuse me. Ayan, ito siya. Ayan. Ayan, ito yung unang pasada. Ito yung sundan natin. Pasada natin itong, ito yung pataw na pangpartida. So, ayan, napasada natin ang ating partida. Tahian pa natin yan mga master ng paganyan, no? Ayan. Para mag-ano siya. Ito, ayan, no? Mag-ano siya, magdikit. Maging isa. Ang tawag ito. Ayan. Tapos bawasan lang natin to, at least mga 1/2 na lang matitira nito mga master, no?
Huwag na natin pantayin sa naunang ano sila. So ayan, ito yung partida niya mga master, ganyan. Igaganyan na natin yan siya, inagaganyan, ganyan. Saka natin ilalagay itong haircloth saka padding. Kung minsan, padding lang, walang haircloth, minsan dikit lang. Ganyan lang siya, ganyan. Ayan. Sa paloob siya, paloob. Ayan, kita nyo, ayan o, ganyan. Paloob siya, ganyan, dapat, ganyan. Tapos kung minsan, kinakarga pa yan ito mga master, no? Kinakarga ako, din ako nagkakarga niyan. Kasi may magkakarga naman tayo sa padding mamaya eh. Ayan, so ganyan na siya. Ayan na, ayun ating pasada. So ayan na siya, ayun na ating manggas na napasada. Tapos yung allowance ito mga master, ano lang yan natin, ilabas. Ayan, ganyan. Ayan, nakalabas siya dapat to, ganyan. Ganyan na natin. So ayan siya. Ngayon, kung ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano naman ito, tawag ito, ikasa naman yung, ikarga naman yung haircloth at saka padding. So ayan siya, so ayan okay siya, medyo bilog, bilog sana wala yung ako naman hindi bilog kanina. Ayan, ayan, ayan. Bilog siya. So ayan. So ngayon, i-ano ko lang, ayusin ko lang ang camera. Ayan. So ganito naman yan. At dahil wala pa kasi akong cooler nito, dapat may cooler na ako nito bago ako naggasa para hindi ako mahihirapan. Inuna ko kasi itong ano, yung manggas eh, para makapag ano lang ako. So ipin ko lang itong ano, no? Pin ko lang itong lining kag at ang haircloth sa shoulder kasi pantay naman ito eh. Ganyan. So ayan. So ang gagawin natin, ayan, dito tayo mag-start ng karga sa kilikili. Kung saan yung dual pinakalas na haircloth, kapain lang natin sa ilalim, ayan. Ito yung ating haircloth eh, ayan, haircloth. Ayan siya, oh. Ayan. Dito tayo mag-start ng karga, kargahan natin yan. Pag ganun. Dapat ang karga natin mga master, mula sa kilikili paakyat, hindi yung mula ka dito sa taas, pababa ka, hindi yun, paakyat mo dapat. Kung sa kabila, ganun pa rin, dito ka sa kilikili, paakyat ka. Ganyan, so nakita ba ito sa camera? Ay parang hindi. So atras ko lang. So ulitin ko lang, no? Ang ating karga, mula dito, ayan, ito. Ito siya. Ito yung haircloth, ayan. Iganyan lang natin, hawakan lang natin to. Iganyan lang natin. Tapos ihagod natin tong tela na ito. Ito may bisting naman tayo dito, may bisting naman. Ito yung ihagod natin pag ganyan. Ayan. Tapos maglalak tayo dito mga master. Ayan. Tapos itong bisting na ito, ayan, may bisting tayo, ihagod lang natin, dapat flat 'yan. Ganyan. Ang pagbisting natin to, yung haircloth sa ilalim, yun yung nabibisting ng mga master, no? Ayan, tapos ito, ganyan. Pwede nyo mag-lock, mag-ganyan, i-double lock nyo, pwede rin. Para hindi talaga sa makagalaw. Tapos ganoon din dito, hanggang sa dulo na yun, mga master. Ihagod nyo lang itong malibisin itong pag-ganyan. At mamaya pag matapos ko itong ikarga, kargahan ng ano ng yung padding sa katawan. Ilalagay ko rin sa manikin mga master, pakita ko rin sa inyo yung kabuuan. Kasi kung minsan kasi ito mga master, maganda yung kasa natin, tapos pag pasada na pala, nagbabago. Mayroon talagang ganun, mga nangyayari yan mga master, no? Nagbabago yung kasa ng manggas kapag naipasada na. Maganda na kapag nakakasa. Halos lahat siguro ng mga coat maker naka-experience na ganyan. Iwan ko lang ha, pero ako na-experience ko yung mga ganyan. Palagi.
Kaya kuminsan nagkakalas pa ako ng manggas ulit sa ilalim. Kuminsan hindi ko na nga kinakalas eh. Hinahayaan ko na lang. Lalo lang kapag medyo nararas na ako. So sa ibang mga quotemaker, hindi ko lang alam kung na-experience din nila. Medyo kung nakikita nyo mga master, medyo hirap ako mag ano no, mag beasting kasi wala kasi akong ano eh, wala kasi akong, di ako marunong gumamit ng timbol o didal. Kaya pagdating sa makapal, medyo hirap talaga ako, totoo yun. Kaya kung maaari mga master, mag-aral kayong maggamit ng didal o timbol kung kakayanin ninyo. Kasi ako, medyo hirap ako. Pero siyempre nasanay na din naman yung sarili ko na hindi ako gumagamit ng didal kasi ano yun. Maisi lang kasing karayong ko eh, kaya nahirapan ako idiin. Dapat kasi ito mahaba para hindi ko nahihirapan. So ito, ang karga natin itong mga master na ito ay hanggang dulo lang din ng padding. Kung hanggang saan lang yung padding, yun lang ating kakarga. Kasi abibistingan kasi ito kasi yung kakarga natin sa katawan eh. Tapos maglock lang tayo dito. Ayan. So na bisting na natin, na-connect ang katawan at ang haircloth. Ngayon magkakarga na tayo mga master. So ayan. So check lang natin ulit ah, yung kanyang ating armhole kanina. So ayan oh, ayan oh, bilog na siya oh. Ayan, bilog na siya. Tapos dito sa baba, sa kilikili. So ayan. So okay naman siya, wala naman siyang sipa. Ayan, hindi pala kita sa camera, sa camera. Ay, sa kilikili. So wala naman sang sipa ito, tapos ito bilog. So ikarga na natin. Ganito naman ang pagkarga mga master. Ang pagkarga natin mga master na to ay back stitch ng kamay. Pwede naman itong ikargahan sa ano, sa makina, ipasada mo siya ng madalang, tapos luwagan mo lang ng konti yung higpit ng kanyang sinulid. Pero since kasi sa mga tiluring talaga usual, low quality kasi yung ano, pinapasada, medyo tumitigas kasi masyado ang armhole, ang padding sa armhole. Kaya usual ginagawa talaga ay ano na lang, kamay na lang. Ayan siya. So ganyan pagkarga, back stitch ganyan. Tusok tapos paatras ang takbo para kumaga mailak ba. Ayan. Back stitch sa mga master. Tapos dalawang sinulid mga master no. Tapos huwag masyadong masinsin, huwag din masyadong madalang. Kasi kung masyadong masinsin mga master, para mo na rin pinasada sa makina. So kapag dalangan mo naman mga master, iba ka naman, hindi maganda yung bilog naman ng armhole mo. So, kailangan tama lang at least mga 1/2, pwede na yan siya. Tapos ang karga mo mga master mula sa tahi ng pasada ng sa manggas, ilabas mo lang ng konti sa allowance. Kasi baka kasi pag pumasok ka, makita doon sa labas naman ang ano mo, karga. Ayan, naubos na tayo ng sinulid. Idugtong lang natin yung dugtong sinulid nito mga master, na idugtong lang.
So kakarga na natin itong mga master hanggang padding sa recloth, yun lang. Pagkatapos, magbawas na tayo ng allowance sa ating kinasang na manggas. Ang bawasan natin yung allowance, itong armhole natin. Dapat magtira lang tayo ng at least 3-8 mga master. Pwede nyo yan siya. Kasama natin sa gupitin natin ang allowance, padding. Kasama yan. Padding, hair cloth, lahat-lahat na. Yung iba, pwede, ang binabawasan lang nila, ano lang, ang padding, hair cloth. Pero ako, lahat na, allowance na, saka ano. Allowance sa ka-padding sa ka-haircloth. Ayan, napasada na. Napasada. Nabising na natin. Ngayon, ikakarga naman, nakarga na natin. Ikarga naman natin ngayon ang lining naman mga master. So, ang pagkarga ng lining, ganyan lang, oh, ganyan lang siya. So, abangan nyo lang yung mga master ko paano ako magbuo ng, Amerikana talaga. Kasi, ano pa lang ito eh. Step by step kasi ako sa pag-tutorial nito kasi masyadong mahaba kasi pagbubuuhin. So ganyan lang, sa laylayan, ito yung laylayan, hawakan natin. Tapos ito, dapat pantayan siya. Ayan, ganyan. Tapos pagdating naman dito, iganyan lang natin din siya, ganyan. Kung minsan sa iba, ito wala kasi itong lapel, may baliin sa lapel, iganyan. Dapat nakaganyan yan siya. Ganyan, tapos iganyan natin. Yung iba kasi kung minsan dito, sobrang sikip ng lining. So dapat, relax lang yung lining, hindi yung masikip ha, ganyan. Ayan, ito wala itong lapel eh, so iganyan ko lang siya. Ayan. Kung may lapel, ibabaliin lang yung ganyan, tapos relax yung lining ha. Ganyan lang. Tapos ganyan lang. Ito, pwede itong isang sinulid, pwede rin dalawang sinulid ang karga ng lining sa tela. Puro ako, ang ginagawa ko nito, isang ano lang ako, isang sinulid lang. Pwede rin dalawa. Mas maganda nga pa nga kung dalawa, para mas matibay. Puro ako, isa lang ginagawa ko. Tapos ganyan lang. Tapos ito namang blade saka back. Hawakan na natin yung dugtungan ng blade at saka back. Tapos tingnan natin din dito kung sobra ba o kulang. Baka kasi sumubra, lalaylay naman dun sa ano sa bandang back naman. Ay, sa laylayan. Ang karga nito mga master, ano ganito, running stitch, okay lang yan siya. Sa iba naman, back stitch, pwede rin. Yung parang paatras, pwede rin yun. Pero ako, ganito ko na lang, lining, ano lang naman to eh. Lining lang naman, saka may ano pa naman to, may lilipa naman sa manggas. Ganyan siya. Ah, ito. Kailangan pantay itong shoulder mga master ng tira at saka sa lining. So, abangan nyo lang master kung yung video ko kung paano naman magbuo ng na, halimbawa, bespoke. Kasi ito, hindi naman kasi ito talaga bespoke na pagkabuo eh. Parang ano lang to si parang ordinary lang to sa ngayon kasi mga master. Ito na kasi yung latest ngayon eh. Sa iba, marami pa talagang ano, mga karga-karga. Pati ang shoulder, lilip lang yan sa shoulder. So patayin na natin yung lining, no? Kailangan banat-banatin lang natin yung katawan para hindi sumubra yung lining. At hindi rin naman sumikip. So yan, patapos na tayo mag-bisting. Sunod naman natin yung pag-bisting naman sa lining naman ng manggas. So ngayon, bawasan natin ang alawas mga master na sa lining. Kasi
kasi may sobra kasi ito eh. Bawas tayo. Patay lang natin sa ano, sa tela. O kahit sumubra yung lining, okay lang naman eh sa tela kasi manipis lang naman 'yan. Ito, eh ano lang natin, patay lang ng konti. So ayan, okay na siya, pantay na. Ngayon, ikagarga naman natin itong lining. Bibisting naman natin. Dukutin lang natin. Ayan, ganyan. Kung ano yung bantay natin dito sa ano, ito, itong sa dugtong sa manggas ng maliit at malaki, ayan, ito din yung bantay natin dito. Kung saan siya tatama, dito, dito rin tatama. Ayan, so dahil nakapasok tayo nito ng 1 port, so dito natin siya itatama sa 1 port. Ayan, pasok tayo ng 1 port, alabas ng, pasok ng 1 port. So, ganyan lang natin. Ito na siya, bisting lang natin. So dito, hindi na tayo magpapakain, no, sa manggas. Wala nang pakain to. Sa lining, kasi ano, hindi naman ito. Eh ganyan natin kasi ha. Siguraduhin natin yung bisting natin na itago sa lining kasi para hindi makita. Sa ating pagbisting ayan oh ganyan. Ito yung bisting natin eh ayan sa ano tela ay sa lining. Pasok pa tayo para hindi siya makita. Ayan, sa malapit na tayo. So, excited na ba kayong makita sa tapos na talaga, mga master? Katapos ito, ilagay ko sa manikin mga master, no? At sisilipin natin kung okay ba. Ang video po ito, mga master, no? Ay ano po ito? No edit. No, hindi to edited, wala tong fast forward, walang slow motion, walang cut, walang mga any kind of effects, wala ito. Ano ito, real videos ito mga master, kung ano yung paggawa mula sa simula hanggang sa matapos. Real time talaga ito mga master, wala siyang binago. So ano ito, real videos ito. At kung gusto niyo itong video mga master, please like, share, comment, and subscribe din rin mga master. At click sa notification bell mga master para updated ka sa aking mga videos na sunod kong i-upload mga master, no? So ito, iwasan pala natin yung dapat flat lang ito mga master, no? Yung mga ganito, oh, dapat flat lang yan sa mga master. Ayan, ganyan, dapat flat lang yan siya. May konti pang ano, oh. Iwasan natin yan magkaroon din ng mga ganyan, master, yung parang may mga ipit-ipit. Kasi, hindi yan, ano, hindi yan. Pero, okay naman yan sa Amerikana, sa lining, okay naman yan siya. Pero hanggat maaari, iwasan na lang natin. Sa kapag-bisting din pala ng lining mga master, alalay din tayo, no? Kasi kung minsan pwedeng sumubra o kumulang, nakaka-apekto rin kasi yun mga master sa ano eh. Sa manggas din eh. Lalo na sa bandang kilikili o sa ano niya. Nakaka-apekto rin kasi yun. So ito siya, tapos na tayo sa ating pag-manggas. Check-check na lang natin ito. Lagyan ito sa manikin. Check lang natin ito. At sana okay ang lahat at magandang pagkakasa. So ayan, ayan sa tingnan natin ha. Ito yung kanyang ating armhole. Ayan siya. So ayan, so okay naman yung kanyang bilog. May ano lang, wala ano yan, okay na yan mga master. Good na yan, good na yan. Ayan, mayroon itong ano yung mga master eh.
Meron itong partida. Kaya ito flat ito mga master. Kasi may partida tayo dito. So, ayan. Medyo nag, ano, bard, nag-blurred ng ating, ano, ha, camera. Ayan, sa kilikili. Harap, kilikili. Ayan siya. So, ilagay ko sa manikin mga master. Tapos tingnan natin. Kunting hintay. So ayan, na ilagay ko na sa manikin. Ayan lang natin ha. So ayan ating mga manggas, mga master. Isin lang natin konti. So ayan siya. So ito na yung ating manggas, ayan siya. Ayan ito yung ibabaw. Ayan bilog siya, bilog o bilog. Ayan, diretso siya, diretso pa ganyan. Pa ganon. Ayan siya, ito yung kilikili o. Oh. Ayan, so wala siya. So meron man yan, wala na yan, wala na, kasi walang laman eh. So ganyan siya o. Oh. Diretso siya, diretso. Tapos, ayan front. Tingnan natin yung back. So ayan yung back niya, kita ba? Ay, hindi kita. So ayan. Maluwag kasi ganyan. So susunod natin si Kipan. So ganyan yan, ayan yung kanyang back oh. Ayan. Sa kilikili okay ang given niyan mga master, ganyan talaga sa kilikili. Kasi may ano yan eh. Walang laman at saka tawag ito. May tawag ito korte, korte pala, korte. Kasi minsan kasi pag mataba malaki yan. Minsan wala, minsan ano din yan, wala yan pero minsan halos mayroon talaga yung kuminsan din eh sa lalo yung may mga shape naman. Pero ito ganyan okay yan sa bilog eh sa ganyan sa bilog yan siya. Ito yung front. So ayan. At ang kabila ay wala pang manggas. So ayan po mga master, hanggang dito lang po ang ating video mga master. Marami pong salamat sa inyong panonood at akala ko sabi ko parang may ano dito. Ano pala, sobra pala yung shoulder niya kaya ayan. So ayan sa mga master, oh, may sobra pala dito yung manikin kaya sa parang hindi nakita kung hindi maganda. Ayan siya, binabaw ko siya ng konti. So ayan sa bilog siya. Ito. Ito ayan. Ito yung wave niya, oh, ganyan na. Oh. Ayan. So ayan po, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.